tiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable, hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng Kangaroo Court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na ipinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto loman o wala ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yun. Hindi po dapat kami ikinulong. Dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos, pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at magiging pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at Estado. Yan ang countercheck sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, ni-reveal niyo raw po yung source ninyo. That is his version. That is his story. Wala ko. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero ni-reveal niyo nga po, sir. Story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may ni-reveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Wala po kayo maligay na pangalan. I am standing by the Soto law. I will not reveal my source. Sir, ma'am, sir, lastly, ang reaction na lang po, meron na pong hinain na po panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI and magsa-sidewinding din I'm not privy kasi to the details. No? Syempre it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, no? And we're the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch, and I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin, no? Libo-libo-libo, hindi na natin maibilang, na nang tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, ang si Arlene Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Nandyan sa loob ng Kongreso ang mga cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters ng mga anak natin, na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, no, I know who is behind it, and I know it is the CPP, NPA, NDF. And sadly, they have used Congress, no, to as their ally and as their cover to do this. No. Oh, grabe. Oh, yes, ayos. Ayos siya. Naguguto, matamlay, pero grading suporta po ng mamamayan, including sa abroad, ang Filipino communities. Yeah. At 24 hours, 160 signatories ng mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP, NPA, NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sila sa loob ng Kongreso, and the threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds
sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA, I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Rosas kapag nandyan ako sa harap nila, si Ma'am Lorraine at mga kadre kagaya ko. Sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa at magkaisa na po ang mga political leaders natin at maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMNI. At sa media, ganun din dapat. Mga dating kadre, last day, nag-rally. Nagpanta sila pag dito kayo i-release yung kanilang rally, lalaki, at posibleng nang maabot sa Malacanang. Your thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former kadre. Libu-libu kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at inibinubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Thank you po. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you, thank you, thank you. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.